may nag-comment sa akin sa mga previous video ko na we wish to have a future episode about AKB48. So, dahil sinuggest mo, gagawin kong content to. Kumusta sa inyo mga otaku weebs and normies? Keds here. In this video, pag-uusapan din ang about sa pinakasikat na Japanese idol group at tinuturing na pinakamalaking girl band sa buong mundo and number one idol group sa bansang Japan. Walang iba, kundi ang AKB48. Pero bago natin pag-usapan ng video na yan, roll the intro. Akihabara 48, or short for AKB48, is a Japanese idol group na unang in-establish sa district ng Akihabara, Tokyo, Japan, noong taong 2005. For those who didn't know, may nagawa na akong video nito before about sa Akihabara, link in the description below. Anyways, ang AKB48 ay isang konsepto na ginawa ni Yasushi Akimoto na isang kilalang record producer and television writer na kung saan ang AKB48 ay binubuo ng 48 members na nahahati sa apat na team na kung saan nagpe-perform ng live daily sa distrito ng Akihabara. It's a form of Japanese idol group na kung saan napakarami ng music video and songs ang kanilang na-release. And sila rin yung idol group na pwede mong ma-meet live and makipag-handshake sa mga paborito mong AKB48 members. Now, as you may see, majority ng mga fans nila mga young adult men. Tingin mo ginagamit nila ang mga young girls na to for sexualizing? Nah, it doesn't matter. It's actually part of marketing strategy ng AKB48 franchise. Problema mo na kung may sexual na pagnanasa ka sa mga young girls na yan. Kaya nga noong 2014, nagkaroon din ng issue ito about sa isang fan event nila sa Iwate Prefecture na kung saan isang 24-year-old na lalaki ang lumapit sa mga ilang members ng AKB48 na instead na makipag-handshake, ay nagtangka itong putuli ng isang kamay ng isa sa mga AKB members using a hanzo. Yes! Lagari. Pero kalaunan din naman siya nagtagumpay doon. Agad din naman siyang nahuli ng mga otoridad at kinasuhan ng attempted murder. And speaking of young adult men na usually mga fans ng AKB48, isa sa mga iron rule kung tawagin sa kanilang idol group, lahat ng members ng AKB48 ay hindi allowed na magkaroon ng boyfriend. Oo, as in forbidden na makipagrelasyon kapag ikaw ay miyembro ng AKB48. Kaya nga may issue nito noon sa Japan na isa sa mga members nila ang nagpakalbo at nag-public apology matapos na may lumabas na mga image nito sa public na nakita siyang nakikipag-date sa isang lalaki. Sa laki ng Japanese idol group na to, so far ang AKB48 ay hindi lang 48 members. Possible na sa 100 plus na rin ang members nila. Wherein meron silang sister group which is ang SKE48 na located sa Nagoya, Japan. NMB48 na located sa Osaka, Japan. HKT48 na located sa Fukuoka, Japan. And NJT48 na located naman sa Niigata, Japan. But, that's not it. I'm not done yet. Outside ng Japan, meron din silang sister group. Gaya ng JKT48 na located sa Jakarta, Indonesia. BNK48 na located naman sa Bangkok, Thailand. SGO48 na located naman sa Ho Chi Minh City, Vietnam. And MNL48 na located naman sa Manila, Philippines. Parang sinasakop ng Japanese idol group na to ang buong Southeast Asia, which is remind me ng something na nangyari noong 1940s. Anyways, yes, it's true. Merong AKB48 counterpart dito sa Pilipinas. Yun yung sa katauhan ng MNL48. I'm just being honest here, ha? I'm not a big fan of MNL48. Pero hindi ko ikakaila na I am proud na merong isang idol group dito sa Pilipinas. To be honest, napanood ko na sila mag-perform live before. Kaya kung isa kang fan ng MNL48, continuous mo lang support sa kanila. Be proud and raise the flag of Filipino people! And speaking of Filipino people, alam nyo ba na merong Filipino member ang AKB48 sa Japan? Oo, meron. Siya si Sayaka Akimoto. Pinanganak sa Pilipinas pero sa Japan na siya lumaki at nag-pursue ng karir sa larangan ng pagiging isang idol group. Isa rin si Sayaka Akimoto na na-appoint na maging isang ambassador ng tourism firm sa Japan na kung saan naglalayo na hikayatin ang mga Japanese na piliin ang Pilipinas na maging tourist destination. See? Nakaka-proud, diba? Ngayon, kung ako ang tatanungin nyo, isa ba akong fan ng AKB48? Well, siguro kasi pinapanood ko rin yung variety show nila na AK Bingo. Nakatawa kasi panoorin lalo na yung mga pranks and challenge segment nila sa shows nila, which is na-enjoy kong panoorin. But still, Atarashigako still number one! And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. As always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Ikzo!